Hello mga kabayan, kumusta na kayo dyan? Ngayong araw na ito, magluluto po tayo ng miswa, ang ating hapunan. So ito po yung mga ingredients po natin. Umpisan po natin sa bawang, sibuyas, paminta, nor cubes, yung Maggi po. Isa lang po kasi wala tayong sahog. Tapos konting bechin, tapos yung main ingredients natin, miswa. So marami na yun kasi mag ano na yun, alalapot na po yan. Bumlad. Pag sa Kunilocano, nakalimutan ko na. Tapos 1.5 na liters ng tubig. So samahan nyo po ako, pinapainit ko na po yung kwan, igigisar po. At saka yung kwan po lang, kailangan natin ng cooking oil. Dalawang itlog po ang ilalagay natin, yan yung pinaka kwan natin po, sahog natin. Kasi wala tayong sagpaw. So yun po, samahan nyo po ako. So yun mga kabayan, umpisan na natin. Napahindit na natin yung kaserol, tapos naglagay na po ako ng konting mantika. Mag-umpisa na po tayong mag-gisa. Mabilisan lang po ito mga kabayan. Ito yung pinakamabilis na lutuin pag ulam-ulam na ganito. Ulam-ulam, merienda, pwede sa lahat, almusal, tanghalian. Yung sa kabatiti, pwede rin yung optional din yun pag may gulit po tayong ganun. Yung hampalaya, hindi ko pa po nasubukan. Okay lang mga kabayan, gisa-gisa lang po natin. So ayun po, gisa po natin ang pumula. Huwag lang yung mukha. Lagay na rin po natin yung sibuyas mga kabayan. Tapos lagyan na rin po natin yung Maggi cubes mga kabayan, pampalasan natin, pinakasahog natin. Chicken cubes. So yun mga kabayan, gigisahin ko muna. Tapos diretso nang lagyan natin ng sibuyas. Kasi yung miswa mga kabayan, madali lang po malutoy ng lips na pag kumukulo na yun natin. Maalasa pala yung pala yung Tagalog pa, maalasa. Sa Ilocano, bumlad ba yun? Ayun po, lalagyan ko na pa ng tubig. So yun mga kabayan, nilagay na po natin yung tubig, kumukulo na kasi mainit na tubig na yung nilagay natin. Lagay na rin po natin kagad yung paminta mga kabayan. Kunti lang po. Tapos lagay na rin po natin kagad yung miso. Napakadaling lutuin po itong mga kabayan. At saka ito yung mga pinaka-paborito ko na noodles. Silipin po natin mga kabayan, kumukulo. Ayan po siya. Mga siguro 5 minutes siguro. Naluluto na po siya. Pero titimplan po muna natin kasi hindi pa natin nailagay yung itlog tsaka yung bichin po. Tapos maglagay lang tayo na siguro. Maliit lang na asin po. So yun mga kabayan, lagyan na po natin ng konting asin. Ito yung nakatimpla natin, konti lang. Yan. Tapos konti yung bitchin. Ayos na po. Yan, yung bitchin, konti. Mamay ng konti.
Pakunin muna natin, palasahin po muna natin, tapos lagyan na po natin yung egg. Eggs. So yun mga kabayan, ayos na po yung timpla natin. So ilalagay na po natin yung egg. Nalagay na po natin sa sandali lang. Yan. Ihina lang po natin yung kwan para hindi pa siya mag anong pangalan nito. Para anong pangalan nito? Yung egg hindi po siya anong magmapa-mapa. Nakikita niyo po yan, so hihina lang po natin. Ayun, magbubo po pala. Kaya hihina lang po natin yun. Tingnan nyo yung nangyari. Hindi ko nahihina kaya nagbubo siya. Kaya yung nagsekreto po ng egg. Paglalagay natin para pang maganda, yung medyo parang liquid lang po siya. Ihina po natin yung apoy. So nakalimutan po natin ihina, pero okay pa rin yan. Both result is good. So yan po siya mga kabayan. 1 minute lang po. Lalagay, luto na po siya. Tapos lalagyan na po natin sa lalagyan nun sa may mangkok para sa finished product po natin. Pasensya na po kayo mga kabayan, medyo nabubulol-bulol tayo ngayon. So yun mga kabayan, luto na po siya. Papatayin na po natin. Tapos lagyan na natin sa lalagyan. Ayan po, pinatay ko na. So magsandok po tayo. So ayan mga kabayan, nailagay na po natin sa lalagyan sa mangkok. Yun po yung finished product natin. Kain po tayo, manghantay yun. So optional po kung ano yung kung pwedeng gawing merenda, pwedeng ulam. So kain na po, ang bahala kung ano yung gusto niyo po. Kain po tayo. Ingat po kayo dyan lagi. Stay safe. God bless. Salamat po sa panonood. Bye-bye.